Daddy Eric. Alright mga daddy, yun, good morning sa inyong lahat. Yun, sa araw na to, magluluto tayo ng tumbong pares. Yan, napakasimple lang to, tumbong pares yung gagawin natin, yan. Ito po yung tumbong ng baboy, yung ginagawang isaw. Yan o, oh, nalaki. Wow, super yummy. Sige, syempre, yun nga, sabi ko, sige, syempre, bago natin ilagay yan, isuhugasan muna natin siya sa asin. Dahil wala tayong tawas, ito po yung kanyang pwedeng ipanlinis dito yung asin. Damihan lang natin yung asin, syempre. Para matanggal yung mga anggo-anggo niya, yung mga amoy-amoy niya. Matatanggal ng asin. At syempre, ang gagawin natin dyan is mamasahin natin. Yan, ganito. Yun o. Yun yan, dahil lalamasan natin siya sa asin, ang gagawin naman natin yan ay huhugasan na natin siya para mawala yung mga anggo-anggo, yung amoy-amoy dito sa ating tumbong ng baboy. Kaya ang gagawin natin dito, magpiprepare tayo ng luya, paminta at ng asin para sa ating palambot nitong ating tumbong ng baboy. Alright, let's go! Yun nga mga kadaddy, inihanda ko na yung ating pressure cooker at ilalagay natin dyan yung ating tumbong ng baboy. At syempre, isasama na rin natin dyan yung maraming luya. At syempre, sasamahan din natin siya ng pamintang buo, mahigit na 728 pieces na pamintang buo. At lalagyan din natin siya ng asin para medyo may konting alat. At yung syempre, yung baho ay medyo matanggal-tanggal na rin. Alright. Yun niya, at isinalang ko na yung ating tumbong ng baboy. Naka-pressure cooker siya para mas madali siyang tumumbot. Pero ang gagawin natin dyan para mas masarap kainin, gagawin natin siyang isang oras natin siyang palalambutin sa ating pressure cooker na galing pang ibang bansa. Maraming salamat sa nagbigay, syempre yung asawa ko yon. Eto nga mga kadaddy, eto mga kadaddy ang balita. Naglagay na ako ng mantika. Bakit? Siyempre, magigisa tayo. Pero bago tayo magisa, lalagyan muna natin siya ng annatto seed. Kailangan, ang gagawin natin ay annatto oil na dapat ay kulay pula yung ating mantika. Ayan, paglalagay tayo. Siyempre, umpisa natin maggawa ng annatto oil. Alright. Alright, tingnan ginagawa natin is sinahalo-halo natin para magkulay pula yung ating mantika. At syempre, baka naman masunog, kaya ang gagawin natin dito sa dahil okay na yan, ang bilis. Alright, tatanggalin natin yung mga buto para makapag-proceed na tayo sa ating pagigisa ng ating mga spicy. Syempre, uunahin natin dito yung ating luya dahil medyo siya yung matagal maluto. Alright, kung ikukumpara nyo sa ating bawang at sibuyas, yung ginagawa natin, halo-halo. Wow, Daddy Eric, ang puti ng kamay mo. Grabe, alright, nakalipas ang 10 taon. Nailagay na natin yung ating bawang. Yan, sasama natin sa bawang sa ating luya. Siyempre, gagawin natin, halo-halo lang tayo dito. Alright, after 20 years, nilagay na natin yung sibuyas, di ba? Siyempre, hindi naman tayo nagmamadali. Kaya, kahit taon pang abutin, pwede natin gawin yan. Alright, and yun yan, naglagay ako ng pamintang buo. Siyempre, para nagpagpalasa na rito sa ating ginigisa. Siyempre, dapat kailangan maghalo-halo sila. O, shoutout o sa mga aso makukulit. Nagbablog ako, iniinyo. Salamat. O, thank you kayo mga aking tagahanga. Alright, yun yan, halo-halo pa rin tayo dito mga kadaddy. At yun, hanggang siya ay maluto, di ba? Kailangan huwag natin tingin ang kakahalo kasi baka naman siya ay masunog, di ba? Mag-iba ang lasa ng ating gagawing tumbong pares or tumbong soup. Yan. Yun nga mga kadaddy, kailangan natin ilagay yung tumbong ng baboy para magtuloy-tuloy na ating pagluluto. Siyempre, kung mapapansin nyo, yung ating tumbong ng baboy ay kulay dilaw na. Gawa yan siyempre ng ating annatto oil. Uy, shout out sa aso. Huwag kang tumahol dyan ang ingay mo. Nagbablog ako. Nakakaya sa ating mga viewers at sa ating mga manonood. Alright, yun niya. Halo-haloin lang natin yan. Pero napapansin ko, daddy, ang puti ng kamay mo. Ah. Grabe ka. Ikaw na. Yun. Halo-halo lang tayo dito. At mamaya-maya, lalagyan natin siya ng toyo. Alright. Yun mga kadaddy, ilagay natin ang toyo. Ano bang trabaho ng toyo dyan? Siyempre, kailangan magpakulay sa ating lutuin. At siyempre, dagdag pang palasa yan. Siyempre, ang pares po natin ay kailangan talagang may toyo. Kaya lagyan natin ang toyo. Ilagay natin yan siyempre. Kailangan natin halu-haluin natin yan. Para siyempre, kumalat naman yung toyo doon sa tumbong ng baboy. Yun.
Susunod natin dyan ay maglalagay tayo ng tubig. Kaya tubig, pasok. Yun mga daddy, nakalipas ang 5 taon. Siyempre, kailangan konting halo pa bago natin siya lagyan. Eh? Tubig. Alright, tubig, pasok. Siyempre, bago lahat, bago lang yun. Wow, tikman mo natin. Sarap. Yun pa lang, masarap na. Alright, ito po yung ating unang tubig. Oops. Dami oh, grabe. Okay, oop, ang ating pangalawang tubig. Siyempre, wala pang kalate. Oops, alright, malapit na siya mapuno. At eto naman ang kalahati lang. Yan, diba? Mas masarap kasi pag maraming sabaw. Sabaw pa lang, ulam na. Alright. Alright, ang gagawin natin dito is tatakpan natin para mabilis kumulo. At actually, yan is magaling maluto yan dahil yung ating tumbong ng baboy is malambot na. Kaya ang panginihintay natin, pakulin natin yan para naman tayo makakain at ako'y gutom na. Alright, grabe ang kulo niya. Oh, grabe. Talagang umiikot-ikot yung mga tumbong ng baboy. Siyempre, gagawin natin dyan. Lagyan natin siya ng asukal kasi yung asukal is dagdag pampalasa. At samahan pa natin ng dinurog na paminta o ground black pepper. Yan. Alright, mga daddy. Alam nyo, sa buntoy is napakasarap na. Grabe, talagang lasang-lasa ng lahat. Lahat ng mga ingredients na lagyan natin, pinagsama-sama natin. Alright, syempre, ito yung pangalawa sa huli na ilalagay natin, yung ating dahon ng sibuyas o tinatawag na leek, yung malaki. At syempre, maglalagay na tayo dito ng cornstarch. Bakit cornstarch? Kasi ang cornstarch, kasi kahit lumamigo yung sabaw natin, yung ating sabaw is malapot pa rin. At syempre, yung ginagawa natin dyan is dandahan lang ho nating ilagay yung ating cornstarch. Hindi huwag natin biglay kasi baka naman tendency na mabuo yung ating sabaw. Syempre, para kumalat yung ating cornstarch doon sa sabaw para lumapot. Alright, yun na pong ginagawa natin. Dahan-dahan po natin hinahalo. Yun o, grabe, sobrang lapot nito. Napakasarap nito sa ano, sa sinangag na kanin. Yan, ito ang bagay dito, sinangag. Bago syempre, meron kang side dish na, ibig sabihin yung sausawa na toyong may kalamansi bago may chili oil. Wow, mapapalaway kayo. At syempre, bago lahat, shout out muna tayo. Yun, isingit na natin to. Nagpapa-shout out nga pala si Janet Moyo, yung Marilyn Reynes Don Mariano Sibineracion High School, yung aming alma mater. At syempre, yun niya, nag-alab shout out. Yun, shout out na kita. Panoorin mo to. And yun, takpan lang natin, tahayaan natin siyang kumulo. Dahil eto na po yung pinali na pagluluto nitong ating tumbong pares. Alright, yan, kung mapapansin nyo, kumukulo na. Dahil yan, okay na po, luto na. At syempre, ano pa ang gagawin Daddy Eric, kundi iserve na sa ating serving bowl. Kaya mga kadaddy, ano pang hinihintay nyo, let's go! Wow! Napakabango nung sabaw. Tamang-tama sa panahon dahil maulan, malamig ang panahon, kailangan humigop tayo ng mainit na sabaw. Mga kadaddy, kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, ito lang, tignan nyo. Alright mga daddy, eto na. Serve na tayo sa ating serving bowl. Yun, eto na po yung ating tumbong pares. Wow, busok-busok, mainit, tamang-tama sa malamig na panahon. Maraming salamat sa inyo mga kadaddy sa panonood ng aking video. Sana'y huwag kayong magsawa. Maraming salamat.